Yan guys, good morning sa inyong lahat. Yan, for today's video, nandito pa rin tayo sa Premium Bikes Corporation. Yan, kung makapansin ninyo, nandito tayo sa harapan ng ating dealership. Yan. Okay guys, ang pag-uusapan natin ngayon ay ang ating Yamaha Sniper 155 versus Suzuki Rider Fi 150. Okay guys, ginawa natin ang video na to hindi para paglabanin o pag-awayin ng mga may-ari na to, bagkos ginawa natin ito para magkaroon ng kalinawan kung sino ba talaga ang ginugusto ninyo sa dalawang unit na to. Yan, para meron kayong choice between Sniper o Rider Fi. Ginawa natin ito para maihatid sa inyo lahat ng detalye nila. Okay, bago natin banatan, bago natin tirahin at kanain, syempre, intro muna tayo. Yun guys, start na tayo. Hindi man natin paglabanin ang dalawang unit na to, pero may mga may-ari talaga na to na pilit pinagkukompetensya ang dalawang unit na to between Rider Fi at saka ng ating Suzuki. Yan, unahin natin ipakita ang kanilang mga mukha. Okay guys, unahin natin ang mukha ng ating Suzuki Rider Fi 150. Yan guys, kung mapapansin ninyo, parang napakatapang ng kanyang mukha. Yan o, kung mapapansin ninyo, parang napakabangis, parang talagang pakabagsik. Yan, kung mapapansin ninyo, napakakunti ng kanyang design dito. May konti lang siya dito ng yan na decals at yun, may logo siya ng Suzuki. Yung mukha niya parang yung sa mga Power Rangers guys, yung Power Rangers, pero napakabalasik. Yan, lumipat naman tayo sa kanyang kumpare. Yan, sa Sniper. And kung mapapansin ninyo, mas lalong parang pinatapang ang mukha ng Sniper natin kasi nagkaroon na siya ng sungay. Diba, usually pag may sungay talagang makakaiba yan. Yan, kung mapapansin nyo naman, yan, animo yung napakasungit niya. Oh. Kung mapapansin nyo yung mukha niya, oh, yan, oh. Parang napakasungit at napaka hindi mo maintindihan sa tapang din siya. Eh. Talagang pinaghandaan din talaga ng Yamaha ito. Yan, napakaganda ng kanyang mukha. Talaga namang goods sa goods din guys. Okay guys, proceed tayo sa kanyang radiator. Dito guys, nakakalamang ang ating Suzuki Rider Fi. Yan, kung mapapansin ninyo, napakalaki ng kanyang radiator. Yan o, yan yung palad ko. Pansin ninyo yung palad ko ha. Halos sakop niya lahat yung radiator. Napakalapad, tapos makapal. Yan o. Lumipat naman tayo sa kanyang kumpare. Yan, si Sniper. Kung mapapansin nyo kanyang radiator guys, dito to natalo. Medyo makitid yung radiator ng Sniper natin at medyo may kanipisan. Yan o, para alam ng mga bibili. Yan, maliit yung radiator ng ating Sniper kumpara dun sa ating Rider Fi 150. Okay guys, dito naman dumako tayo sa kanilang advantage ulit. Yan, kung mapapansin niyo yung Suzuki Rider Fi natin, meron siyang bulsa dito. Yan, na pwede nyong taguan ng lisensya o RCR up kung ano paman. Yan, yung gusto niya pang nilamang kay Sniper. Si Sniper kasi wala. Yan guys, misto lang blanco siya. Wala siyang mga pabulsa dito. Okay, mas nakakalamang na naman si Rider Fi doon. Okay, proceed tayo sa kanilang susian. Yan, kung mapapansin ninyo yung susian ng ating Suzuki Rider Fi, meron tayo dito ang tinatawag na shutter key. Yan, meron siyang shutter key. Safety feature to guys, para yun, makaiwas tayo dun sa mga nagbabalak na magtusok na kung ano-ano dito. Yan, igaganyan nyo lang yan. Tapos pag bubuksan nyo yan, siyempre didiinan nyo dito. You know, ganun lang siya. Meron siyang safety feature sa kanyang shutter key. Ganun din naman sa Sniper natin. Yan, kung mapansin ninyo, meron din siya guys. Yan, dito meron din siyang pwede nyo isara para hindi masundot-sundot ng mga bata pagka nakatambay sa labas ang inyong motor. Yan, dito sa susian, tabla sila. Kaso may isang lamang naman dito sa Sniper guys. Kasi ito, si Raider natin, kung mapapansin ninyo, pag i-access mo yung U-box niya, kailangan mo pang susian dito. Yan, di ba? Kung mapapansin nyo, yan, pag mo siya mabuksan, kailangan mo siyang i-access dito sa susian sa ilikod. Napaka old school ng design. Dito naman sa Sniper natin, dito lumabang ang Sniper. Kasi kakalbitin mo lang ng counterclockwise dito. Yon, bukas ng ating U-box. Yon. Yon guys, nakalamang naman ang ating Sniper dito sa portion na to. Dito sa, wala na siyang susian dito sa likod. Okay guys, dumako naman tayo sa kanilang mga rear fender. Yan guys, napakainit, pinagpapawisan ng inyong kasiron TV. Sa rear fender natin guys, yan, kung mapansin ninyo, pwede nyong alisin yung rear fender ng ating Rider Fi. Kasi meron lang yan, apat na tornilyo sa ilalim. At pa letter, ano, hindi ko alam kung pa letter L to eh. Baligtad na letter L yung kanyang fender. Ganon din guys sa ating Sniper. Halos pareha sila ng design. Ang kaibahan lang ay meron siyang signal light dito na nakakapit. Si Rider Fi wala, nandun sa kanyang stoplight. Yan, kung mapapansin ninyo. Parehas detachable yan, kung mapapansin ninyo. May apat na tornilyo lang din yan dyan. At talaga namang matatanggal na ninyo. Okay guys,
Doon naman tayo magdako sa kanilang mga gulong. Yan, yung front tire ng ating Raider FI. Yan, ito, IRC, ang front tire natin by 17. Ang size nito guys ay 7090. Yan o, 7090 yung front ng Raider FI 150. Di pa tayo sa sniper, yan kung mapansin ninyo, mas malaki yung gulong ng sniper natin. Talagang pang burdagulan. Yan o, 9080 ang size niya. Maxis ang kanyang tatak. Sa gulong guys, medyo lumamang ang ating sniper kasi maganda tong ilong ride talaga. Pang banking, pang bordagulan, goods sa goods to. Dumako tayo sa likod. Yan, sa rear tire ng ating Raider FI. Yan, ang rear tire na size natin ay 8090. Parang pangharapang sukat lang ito ng sniper. 8090 ang likodan niya, 17. Dumako tayo sa sniper. Yan, ang likurang size ng ating sniper, gulong, 120-70-17. Yan guys, kitang kita na ninyo kung gano'ng kalapad ang gulong ng ating Yamaha Sniper 155. Yan, napakalapad talaga guys. Yun, pareha silang monoshock. Kung mapapansin ninyo, pareha silang monoshock. Yan, monoshock din ang ating sniper. At guys, ito, dumako tayo sa isa pang pinaka-importanting parts nila, yung kanilang speedometer. Yan, kung mapapansin ninyo dito kay Raider, yan, nalaglag yung susi guys, wait lang, kukunin natin para ma-i-on natin. Kung mapansin ninyo dito kay Raider FI, susi natin siya. Yun guys, oh, fully digital na siya. Yan, kung mapansin ninyo, fully digital na yan. Pwede nating buhay ng ilaw niyan para mas maganda. Yung background na kulay niya ay kulay orange yan guys. Fully digital siya. Nandito yung kanyang mga indicator sa gilid. Yan, tapos meron siyang dalawang pindutan dito para mailipat niyo yung mga display dito sa loob. Fully digital siya. Lipat tayo kay comparing sniper natin guys. Yan, mapansin ninyo, you know, fully digital din guys yung ating sniper. Medyo ano kasi, yung kanyang background ay madilim kaya masyadong hindi siya makita. Yan, fully digital siya. Tapos yung background color niya parang madilim na kulay blue. Yan guys, ang ganda oh. Isa lang yung pindutan niya dito para mailipat niya yung mga indicator sa loob. Yung mga indicator niya na neutral, yan ha, mga engine, tapos high beam, signal light, nandito sa taas. Yan, napakaganda guys. Yan guys, all in all, pareha silang maganda. Nasa sa inyo na lang kung sino ang pipiliin ninyo sa dalawa. Yan o, oh, all good sila. Yan guys, when it comes naman sa buong itsura ng motor natin, unahin natin si Raider FI. Yan, kung mapansin ninyo, sobrang sporty looks ng kanyang itsura. Talagang napaka-aggressive. Yan guys, oh, napakaganda din talaga ng kanyang itsura. Talagang sino ko ba para makatanggi kay Raider FI, di ba? Maganda talaga, gopings. Lalong mas patok to guys dun sa mga kabinataan, edad na 15 hanggang 25. Ito talaga yung karaniwang hinahanap nila dito sa tindahan natin. Kasi sino ba naman talagang makakatanggi sa kagandahan ng ating Suzuki Raider FI 150. Talaga namang goods sa goods. Ika nga, good item. Moving forward, dito naman tayo sa kanyang kumpare. Yan, kung mapansin ninyo, ito naman yung ating Yamaha Sniper 155. Kung sa kagandahan lang din guys, talagang wala kang tutulakin at wala kang kakabigin sa dalawa. Ito guys, iba ang kanyang galawan. Kung mapapansin ninyo, parang lumilinya na siya dun sa mga big bike eh. Kasi talagang napakataba ng kanyang itsura guys, oh. Ang ganda pang banking na to sa Marilac eh. And guys, oh, ang ganda talaga. Sino ba naman ang makakahindi dito sa sniper na to pagka ganito ang mga itsura, di ba? Yan, ngayon ang pagdedesisyon ng pagpili ay nasa inyo pa din. Yan guys, talakayin natin sa sunod yung kanyang presyo. Ipa-flash natin sa ating screen para may idea kayo kung magkano ba sila. Guys, hindi kompleto ang ating video pagka walang presyo. Yan guys, ito yung presyo ng ating sniper at ng ating Raider FI. Okay, cash price ng ating Raider FI is 119,900 pesos. Cash price naman ng ating sniper is 125,900 pesos. Meaning to say guys, meron siyang gap na 6,000 pesos when it comes sa cash price. Yan, 6,000 pesos yung kanilang diferensya. Pagka sa down payment naman, ang down payment ng ating Raider FI is 11,990. Ang down payment ng ating sniper is 12,590. Meaning to say guys, meron siyang diferensya na 600 pesos when it comes sa down payment. Pagka sa monthly amortization naman, ang magiging monthly ninyo dito sa Raider pagka dalawang taon, 7,156. Sa sniper pagka dalawang taon, 7,531. Meaning to say, meron silang diferensya na 375 pesos. Medyo mababa lang guys, kaya kayo ang masusunod kung sino ang pipiliin ninyo. Ngayon, pagka tatlong taon ng inyong pinili, ito, 5,630 ang ating FI Raider.
5933 naman ang ating sniper. So mayroon silang gap na 303 pesos. Yan, nasa inyo pa rin guys ang pagdedesisyon kung sinong pipiliin niyo, kung si Raider FI o kung si Sniper 155. Guys, diba, muli guys? Hindi natin ginawa ang video na to para paglaban-labanin ang mga owner ng Raider FI at ng Sniper 155 natin. Bagkos ginawa natin ito para doon sa mga nag-aasam na magkaroon ng kung sino man sa dalawang ito, meron silang idea kung sino ang bibili nila sa dalawang ito. Okay guys, bago natin tapusin ang ating vlog, i-shoutout natin yung mga katropa natin dyan. At doon nga pala guys, sa mga namumroblema sa mga gasgas ng kanilang mga pairings, yan guys, meron tayong ipa-flash screen, konting commercial. Ito yung sinasabi ko sa inyo, tingnan nyo yung before at saka after. Diba guys, napaka-effective. Yan pa, ito pa isang image natin, kung mapapansin nyo, meron siyang gasgas pero nawala. At ito pa, kulay green naman yan, pero kung mapapansin niyo, misto lang nabura. O diba, ito pa, kung mapapansin niyo, dating puro gasgas, ngayon wala. Ito guys, yung product, gantong-ganto yun. Gantong paggamit at ito mismo ang mabibili ninyo sa kanilang Shopee shop. Yan, kung mapansin nyo, tatanggalin nyo lang yung pinakatakip. Yan, shake-shake nyo na konti at ididiretta na ninyo doon sa mismong may dents o gasgas. Yan, parang isusulat nyo lang siya na animoy lapis. Talaga naman, tingnan nyo yung result, parang nawala yung gasgas. O diba guys, kung mapapansin ninyo dito sa mga comment ng mga nakabili, talaga naman goods, halos lahat ay 5 stars. Yan, kung mapapansin ninyo, napakadami yan guys. Talaga naman, hindi yan isa, napakarami. Kaya kung ako sa inyo, kung magkagasgas man ang inyong mga motor, yan, mag-visit lang kayo sa kanyang shop ng Shopee page niya. Ililink description ko sa ilalim guys. Ito yung kanyang shop sa Shopee. Kung mapapansin niyo lahat ng motor available, meron diyang Click, Bastio, Beat, Sniper, yan kung mapapansin niyo, pati Honda Click guys present, NMAX, yan lahat ng motor natin na mabibili sa mga panahon na to ay available sa kanilang shop page. Yan kung mapapansin niyo, talagang dito may iwasan ninyong gumastos ng malaki sa pagpaparetouch doon sa mga nagasgasan. Dito 188 pesos lang to 200 pesos magkakaroon ka na ng pang-retouch sa yung mga motor na minamahal. Okay guys, bili na kayo. Talagang napaka-good sa to. Talagang experience ko at talagang buhay na buhay. Yung guys, sadyang napaka-epektibo ng touch paint na yan. Na-testing ko na yan sa akin at talagang baka makatulong sa inyo. Yung link niya nandito sa description sa ilalim. Diyan nyo sila maaaring mabila ng produkto sa Shopee Shop nila. Ililink natin yung description diyan sa ilalim. Okay guys, shoutout natin yung mga tropa natin. Unahin natin si Sir Bebot Mahilom at Mahilom Family. Yan, Sir Bebot, maraming salamat po sa iyong panonood. Ingat po kayo palagi at palagi po kayong magpapakasaya. At dito po kay Sir Michael Balistay. Shoutout po sa iyo, Sir Michael Balistay. Ingat po palagi. At dito sa ating katropa ni Sir, si Sir Lennon Ignacio. Yan Sir, ng Valenzuela. Maraming salamat po sa inyong panonood. At dito sa ating katropa kay Sir Cian Mark Hernandez. Yan, maraming salamat Sir sa pagsuporta ninyo. At dito kay Sir Adrian Silencio. Maraming salamat po at shoutout sa iyo Sir Adrian Silencio. At dito po sa ating katropa si Sir Ruben Mendoza at si Sir Mark Muntible. Yan, maraming salamat po sa inyong dalawa. Talagang walang sawang nanonood sa atin araw-araw. At dito po kay Sir Ronnie Acupiado. Yan, Sir Ronnie, shoutout po sa iyo. Ingat ka po palagi. At dito po sa pinakahuli, dito sa Fire Safety Control Room Operator na kay Sir A. Salazar, R. Samson at R. Gapus. Yan. Shoutout sa iyo Sir sa Yamama Palace, Kingdom of Saudi Arabia. Yan. Maraming salamat po sa inyo lahat. Ingat po kayo palagi at palagi po kayong magpapakasaya. Hanggang dito lang po muna. Ingat po kayo. Bye-bye. Sir Ron TV. Shoes!